Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At medyo meron tayong isang viral na kung saan si Zaina Baraki ay sinugod sa ospital. At kasunod nito ay may nakakalungkot na pangyayari sa kanyang buhay, mga kaplastic. So meaning, meron siyang hindi pinagdadaanan ngayon, which is alam naman natin lahat na ang kanyang hindi pinagdadalang tao na anak sa pangalawang anak niya kay Iskas Takli ay pumanaw na po. Yun ay kabigla-biglang pangyayari, mga kaplastic. At the same time, may mga mayroong mga konting kung ipapaliwanag na sa about sa relationship nila ni Iskas Takli na parang alam mamaya ko na ipapaliwanag, pero ito, panoorin natin yung video kung ano ba talaga ang nangyari. Malaking pinagdadaanan ngayon si Zainab, lalo na sa kanyang kalusugan, dahil kitang-kita ang patuloy na pagpayat nito. Kung mapapansin nyo, si Zaina Baraki ay parang nangayayat. Baga, yung kanyang kalusugan ay medyo hindi maganda. At siguro, hindi natin alam kung ano talagang ang kalusugan niya, status niya sa kanyang katawan, kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman, kung bakit siya napasugod, isinugod sa ospital, mga kaplastic. So panoorin natin yung kasunod. Ay nag-post si Zainab ng ilang cryptic message sa Twitter na tila hirap na siya sa kanyang kalagayan at ipinauubaya na niya ang lahat sa Diyos. Ayun, at may mga hugot siya sa mga post niya sa Twitter na kung saan parang hindi na niya kayang i-handle pa. At sabi dito sa post na ito ay, Lord, inaalay ko na sa inyo ang lahat. At ang pangalawang post niya, mga kaplastic, noong April 12, yung luha ko pupunta ng dugo, medyo mura at wala na akong maiyak. At medyo may konting attitude tong si Zainab, kasi nga bago sumikat to si Zainab Baraki, mga kaplastic, ay alam mo naman, galing siya sa mahirap at hindi pa kilalang tao to si Zainab. At baga, kapag may pinagdaraanan ng isang tao, hindi ka dapat nagmumura o naman, kasi nga pangit kasi sa isang tao, lalo na kung ikaw ay isang social media influencer na ganitong mga pinopost mo sa social media instead na magdasal ka, diba? Ubaya na niya ang lahat sa Diyos. Talagang madaming nag-aalala at nababahala na kung ano ba talaga ang nangyayari ngayon kay Zaina. Katunayan, may panibagong cryptic message itong ipinost sa kanyang IG story ng isang paru-paro, at sinundan pa ito ng larawan ng nanay na may hawak na sanggol. Bagan, gumawa na siya ng foreshadow mga kaplastic . So meaning, ginawa ng palaisipan kung ano yung mga pinost niya sa social media, at napaisip tuloy yung mga tao, yung mga fans niya sa kanyang page, ay bakit ganun ang post ni Zainab. Ang una ay paro-paro, mga kaplastic, which is yung paro-paro ay nagsisimbolize to ng mayroong mamamatay o may mga nagpaparamdam. Yan ang mga haka-haka ng iba . At ang pangalawang picture niya, which is itong bata na karga-karga niya sa gitna ng buwan, mga kaplastic. So meaning, ay may parang something na nangyari sa kanyang anak. Panorin natin yung sumunod. Kaya marami ang nagtatanong kung ano ba ang ibig sabihin sa post niyang yun. May pamahiin kasi ang mga matatanda na kapag may paru-paro na kulay itim, ay may taong nawala, at ito ay sinundan pa nga ng sanggol na larawan sa post ni Zaina. Kaya ayun, at baga, yung sumunod na larawan na kasunod ng itim na paro-paro ay nagpost siya ng may karga siyang bata. So meaning, may mga hindi na magandang pangyayari sa kanya nung sinugod siya sa ospital. And then yun na,
Alam na naman natin kung ano ibig sabihin nun, mga ka-plastic. So, pangalawa kasing anak ni Zainab to kay Skastaklim. Lingid sa kaalaman ninyo, ay may pinagdadalang tao to si Zainab, diba? Nung nakaraan, may mga nagkabalikan yung dalawa. And then, panoorin natin yung sumunod. Marami ang nagsasabi na baka nagdadalang tao ngayon si Zainab at biglang nawala. Narito ang ilang komento ng mga netizen. Ayun, baga ano eh, nung nagdadalang tao ang isang tao, mga ka-plastic, sobrang selan na yun sa pangalawang anak niya. Kasi nga, una sa lahat, kung ikaw ay hindi healthy ang katawan mo, lalo na kung ikaw ay payat na tao, at walang sapat na nutrisyon na nakukuha yung isang sa isang bata na nasa sinapupunan, ay tendency na talagang hindi talaga mag-grow up ang bata. Pero may mga kumakabal, isisingit ko lang yung chismis na kumakalat sa social media na kung saan ay in-unfollow daw ni Zainab. Hindi ko alam kung si Zainab ba o si Skastaklim ang nag-unfollow sa ano na to, sa Instagram, mga ka-plastic. Sabi dito kay admin Selena UC, ay si Zainab Baraki daw ay nag-unfollow si Skastaklim sa Instagram. Then deleted the pod ilang mga pictures sa IG. Don't tell me na gabuwag sila. Ibig sabihin ng gabuwag ay parang naghiwalay na ba sila. Wala pod si Skastaklim sa picture nga yung bagong post. Tapos si Zainab Baraki, ang apelido niya ay apelido ni Mom. Yung Mom na yon, yun yung unang anak, yun yung pangalawang anak niya sa kanyang pinagdadalang tao, mga ka-plastic. Medyo wala kasi yung picture eh. Na naka-screenshot dito na naka-unfollow na si Zainab Baraki. At yun ang nakakalungkot. Pero ikukumpirma natin kung totoo talaga yung chismis, dahil ito po yung account ni Skastaklim ay hindi na ma-search. Ito po si Daryl Lewis, hindi na ma-search, mga plastic. So meaning, although na search pa yung kanyang Facebook page na si Skastaklim, pero yung mismong account niya na si Daryl Lewis account ay hindi na makita sa Facebook. And then yung kay Zainab Baraki ay isa-search lang natin, ay active pa yung kay Zainab eh. Zainab Baraki. Tingnan natin, mga ka-plastic ha. Ayan, mga ka-plastic, active pa yung kay Zainab Baraki. Pero kung mapapansin nyo sa bio niya, diba dati nakalagay dito in a relationship o married to Daryl Lewis. At ito po yung latest post niya, ay wala na yung pinaka latest post niya na may picture ng kanyang anak, at wala na. Pero try natin sa Facebook page niya. Sa Facebook page pala niya, mga ka-plastic, naka-post yung latest niya about dun sa anak niya. Na nakasulat dito yung April 11, 2022. My baby boy, rest ka na mahal ka namin ni ate Bia mo. Bantayan at palakasin mo kami ni palagi. Di ka mawawala sa puso namin. We are forever angel, mommy loves you so much. Yun, ito po yung latest picture na 3 hours ago lang niya na post, mga around 6 o'clock. Then marami mga condolence message ang mga fans niya sa social media. And then nakakalungkot nga ito kasi bigla nangyari sa araw pa ng Semana Santa ang pagkawala ng kanyang anak, na pangalawang anak niya kay Daryl. At yun nga, sabi ko, mga ka-plastic, wala na yung post niya, ay wala na yung bio niya, na wala na sa bio yung pangalan ni Daryl Lewis eh. Dati may nakalagay dito, at sabi nga dito sa chismis, wait lang ah.
Ito, mga kumakalat na chismis, mga kaplastic, 10 minutes ago at yung isang post na sinave ko ay nireport ng Facebook. Then, ito ang sabi sa caption, say na Baraki unfollowed us constantly in Instagram. Then, deleted din yung mga pictures nila sa IG. Don't tell me na hiwalay na sila. Wala din si Kastakli sa picture ng bagong post. Tapos si Araki, ang apelido niya ay si Moon. At malinaw na malinaw sa picture na makikita dito. Wala na. No issues. Yun, no users found na nakalagay. So meaning wala na talaga sila. At nangangamoy hiwalayan na to dahil sa nangyari dahil sa anak niya na namatay. At baga, medyo sagrado tong nangyari na to at hindi maganda to para sa magkarelasyon dahil nga na kumakalat yung chismis na hiwalay na yata, ha? Hiwalay na yata with question mark itong si Skastakli at siya si Zainab. At marami mga nagpatotoo na yan na talagang ito sa mga post ng Hugot King ay mayroon ding mga pinost na wala na talaga. Skastakli unfollowed Zainab. Maraming mga ano, baga kasunod na ng tragedya ng relationship yan, yung pagkamatay ng anak niya. Yan. Baga, ang akin lang mga kaplastic ay hindi na natin dapat ipakalat pa yung mga ganyang issue na kung talagang namatay na ang ng namatayan sila and then dadagdagan pa natin ang issue na naghiwalay na kuno porket wala sa picture itong post ni ano ni Zebi at wala na nga daw kasi nga yan minai issue and then yung mga unang mga post niya yan no at wag na nating palakihin pa baga condolence na lang po may aalay natin sa kay Zainab sa pangalawang anak niyang si Moon. Moon ang pangalan ng kanyang anak eh. Kaya pala may mga caption na picture na mayroong sign na Moon. Diba yung binuhat niya yung kanyang anak. At ang opinion ko lang dito ay Zainab ay mapakatatag ka dahil lahat naman ng pagsubok na dumarating sa buhay ng tao ay kayang lampasan. At sana kung totoo, wag naman sanang totoo ang chismis na kayo ay nagkaiwalay ni Skastakli. Dahil napakaliit na bagay lang to para palakihin pa at pwede naman kayo magsimula muli dahil kayo yung may mga konting may mga kaya naman sa buhay. Hanggang dito na lang aking opinion and this is me again Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic and this is Kambid commentary video ng video live stream signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastic.